Good day everyone. So today, pupunta tayo ng Amadeo para i-meet siguro Rodem at si Ninyo ng ATP or Abanico Tres Puntas. Abanico Tres Puntas is a classical arnis na dated back Spanish era pa. Punta na tayo kasi late na ako. So guys, kakadating ko lang dito sa Abanico Tres Puntas, dito sa Amadeo. So ngayon, imi-meet natin si Guro Rodem. Si Ninyo kasi wala pa. Hello po Guro, magandang hapon po. Magandang hapon. Guys, kung makikita mo, merong special handshake ang Abanico Tres Puntas. Guro, itanong ko lang po, ano po yung meaning nung handshake na ito? Ito kasi pagkaganito. Apo. Ibawa, nagkaroon tayo ng hindi magandang pagkakaunawa. Apo. Nagtampo ka sa akin o nagtampo ako sa iyo. Ibig sabihin, kung ayaw mo na sa akin at kakalas ka, madali kang makakabitaw. Ganun din ako. Apo. Kahit mahigpit ka sa akin, kung ayaw mo sa iyo, madali ako makakabitaw. Pero pagkaganito, ibig sabihin kasi ito, brotherhood talaga ito. Okay, Guro. Ibig sabihin kahit mamatay tayo, yun lang makakapagbitaw sa atin dahil part ka na ng family ng ATP, na Abanico Tres Puntas. Okay, Guro. So, at saka pangalawa, ito kasi yung mga nakikita natin na handshake ng mga warrior nung araw. Okay, Guro. Kaya ganyan yung ano natin, handshake natin. Okay po. Okay po. Meron ako sa inyo yung mga ipapakita ng mga tactical na talibong at saka yung talibong na specific lang sa ATP or Abanico Tres Puntas. So Guro, ano po yung inyo pong hawak na talibong? Okay, ito yung version ng talibong ng Abanico Tres Puntas. Okay po. Okay. Marami kasing klase ng talibong, lalo na sa Antique na part, sa Panay Island. Mayroon din sa Negros. Ngayon ito, ginawa namin siya, version siya ng ATP, na kung saan nilagyan namin siya ng identity na magre-represent ng Tres Puntas. O, kasi tatlong grip niya. Ayan siya. Ito yung kanyang blade. Ito naman, yung size na ito, pang foreigner ito na size. Pang foreigner ito. Kasi sa atin, ganito lang halos yung size nung sa atin. Ganito lang yung haba. Yan, hindi siya masyadong ano. Yan po Guro yung tactical na talibong. Okay, ito, ang tawag naman dito, tinawag ko ito, kasi design namin ito ni Guro Eric Hufana. Ayon doon sa sinabi ko sa kanya, hindi ito yung talagang classical na talibong. Ang tawag namin dito, ATP-inspired tactical blade. Okay. Tinawag namin itong ATP-inspired tactical blade kasi gumawa kami ng pang-tactical na pang-amin lang. Pang-amin. Kaya siya may mga ganyan. Mayroon siyang serrated, pamputol ng kawayan. Tapos medyo nilakihan namin yung lapad ng blade niya para mas maging magaang. Magaang gamitin. Tapos ganun din, full tang na siya. Okay, ngayon, may tinatawag tayo rin na maliit din. Mayroon tayong knife na kung saan nga kasi ang ATP is espada idaga. So same din siya nung malaki na pinaliit lang siyang version. Ganun din siya. Kasi nga, siyempre, di ba, pag sinabi nating ATP, Abanico Tres Puntas,
Originally, espada idaga kasi tayo. So, gumawa na rin kami ng daga niya. Ayan. Tapos, ito naman, iba naman ito. Ito yung talagang classical na ginagamit ng mga Ilonggo. Tawag dito is ginunting. Gumagamit din tayo nito pero hindi ito talaga yung ano ng Abanico Tres Puntas. Although siyempre dahil Ilonggo ako, Ilonggo Antiqueño kasi ako. So gumagamit din ako ng ano ng usually na ginagamit sa amin na tawag natin ginunting. Kasi kung titingnan mo para siyang gunting. Para siyang gunting yung talim niya. Kaya tinawag nito sa Ilonggo na ginunting. Guro, pwede niyo po kaming bigyan ng kahit brief history ng Abanico Tres Puntas? Okay, ang Abanico Tres Puntas, ano ba yung kung kailan siya tinatag? Pwede po. Kasi ang ATP, Abanico Tres Puntas, ayon kay GM Rene Tongson, grandmaster natin, na sinabi ni Lolo sa kanya na itatag ito 1932 to 1934, so pagitan nun. Tapos, ang Abanico Tres Puntas is the integration of Ilonggo Abanico styles then Tres Puntas. Kasi ang Abanico kasi 'di ba maraming klase ng Abanico, maraming grupo ng Abanico. Sa maraming klase ng Abanico, isa doon yung Abanico Tres Puntas. Kasi ayon sa kay GM, tatlong teacher ni Lolo kasi yun eh, tatlong teacher niya na yung ang isang klase ng Abanico ay Ilonggo na style. Tapos yung Tres Puntas naman, espada idaga kasi yan eh. Nanggaling yan doon sa ano ng parang fencing. Yung mga siguro influence ng mga Spanish nung araw. Ganon. Guro, napansin ko lang po kasi doon dito sa tarp, ang dami po kasing flag na nakapalibot po sa ATP. Ano pong meaning niyan, Guro? Okay. Ito, yung bawat flag na ito, ito yung mga chapter natin sa labas. Chapter na ng Abanico Tres Puntas yan. Ibig sabihin, ganun nakalawak ang naabot, narating ng Abanico Tres Puntas na kung saan nag-originate yung Abanico Tres Puntas sa Culasi Antique. Kasi yun ang hometown ni Lolo Mateo de Istolioso. Guro, ano po itong Philippine Eskrima Kali Arnis Federation? Okay. Ito, yung PECAP na tinatawag, ito yung pinamumunuan ngayon ni Senator Mig Subiri na kung saan yung lahat ng mga arnisador sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, pati yung mga nasa labas ng mga Filipino, so pinagkaisa niya para magkaroon tayo na mabuo natin yung tinatawag nating sports arnis. At the same time, mapangalagaan natin yung cultural arnis din natin. O kaya itinatag noong 2017 yung tinatawag na First Arnis Congress na ginanap sa Mandaluyong doon sa headquarters ng Philippine Red Cross. Okay. Ito sama-sama pinagsama-samang mga klase ng ano to eh or system ng arnis sa buong Pilipinas at saka sa labas ng Pilipinas. Ito po Guro WFMAC. Pwede niyo po ba sa amin explain po ito? Okay. Itong tinatawag natin na WFMAC or World Filipino Martial Arts Confederation. Pinagsama-samang federasyon ito. Kumbaga parang federasyon ng mga federasyon. Kabilang isa dito ang Abanico Tres Puntas kasi mga malalaking grupo ito. Pag sinabi mo kasing federasyon, alam naman natin, malalaking grupo 'yan eh. Isa diyan yung Abanico Tres Puntas International Federation. Yung Modern Arnis Tapi-Tapi International Federation, yung World Piquetercia Kali International Federation, yung Balintawak, yung kay GM Bobby Tabuada, Balintawak system niya na International Federation, yung Lightning Scientific, yung tawag dito, yung Kakoy 12 Pares, at marami pang iba. Nagsama-sama sila, kumbaga ano to eh, para nagkaisa sila na buong mundo. Marami siya, alam ko parang 11 federation niya na nagsama-sama.
Guro, pwede nyo po sa amin ngayon sabihin kung ano po inyo pong position dito sa Abanico Tres Puntas? Ako ngayon, kasi kami, ilan kasi kaming instructors ng Abanico Tres Puntas. Ako ngayon, ako yung in-charge dito sa Central Training Center na kung saan nakafocus ako sa classic. Kasi siyempre kailangan din natin ng magkaroon tayo ng sports para naman hindi lang ma-preserve yung ano natin, yung ating style o system natin, kundi para kahit paano magkaroon tayo ng tinatawag na yung grassroots program para sa kabataan. Para kaya ngayon ang ginawa ni GM yung isang ano ng ATP, isang chapter sa Rosario, Rosario Cavite, na sila ang naka-assign naman sa sports arnis. Habang nagte-training sila ng classical, meron silang sports arnis. Ako naman, ako ang itinalaga ni GM dito sa Central para mag-focus ako sa cultural arnis o yung tinatawag natin classical. Baga ako yung sa pag-aano ng mga module o basta lahat ng tinuturo ni GM na module, kasi nung araw naman kumbaga walang module nung araw, di ba? Kumbaga kung anong maiisip na ituro nung matanda, ituturo. So pagdating kay GM, yung matatanda naman ni GM, ang sinasabi niya sa akin, practicein mo ito, isulat mo. So sinusulat ko. Tapos yun nga, sabi niya isang araw, ating isi-simplified yung module para yung kumbaga nagkaroon ng curriculum. Kasi ng araw, wala namang formal curriculum eh. Opo. Kumbaga kung anong maisipang ituro ng matanda, yun, ganun ang gagawin. Kumbaga pag sinabi matanda, maghapong puro footwork ka lang, Pag sinabi niyo, bukas ang titraining mo, puro 8 lang, 8 or X na strike, yun lang ang gagawin mo maghapon, ganun. So Guro, ano pong difference nung classical compare sa mga modern arnis at saka doon sa ibang system ng FMA? Ang ATP kasi, ang Abanico Tres Puntas, is a unique system. Pero complete system na siya. Unique style siya ng ang Abanico Tres Puntas kasi is unique. Tawag ng mga foreigner, unique. Pero complete system siya. Okay po. Ng Filipino martial arts. So bro, pwede mo ba sa amin i-discuss yung ATP journey mo? So, nag-start ako ng ATP January 2021. So, una, nakita ko lang sa labas na meron ganun. So, matagal ko nang gustong mag-aral ng arnis. Nag-try din ako ng kumbaga mag-inquire lang. Pero yung sa isip ko, mas gusto ko yung ate. Mas gusto ko yung Filipino martial arts. So, tinry ko. So, nag-inquire ako dito. Yun, simula nun, ang gusto ko lang naman, fitness. So, meron pa pala siya underneath na mas malalim na kahulugan dun sa
sa aral na tinuturo. So, meron pa rin siyang as fitness, meron pa rin siyang martial arts, self-defense. So, dun nag-ano. So, yung sa ano naman, as you go along with the training, so, nangyayari, una, parang ano ka eh, tawag dito, medyo mainit sa katawan. Kumbaga, hindi ano pa yung ano na, parang pag natututo ka pa lang. Pero as you go along, parang naano mo na hindi pala dapat na ginagamit yung mga ganito sa mga away-away o ano, at talagang pang ano lang talaga, pang sariling gamit o kumbaga pang tulong kung kinakailangan. So bro, kasi kung sakali yung mga viewers gusto magpagawa ng mga trainer knife or mga trainer na talibong, pwede ka gumawa, di ba? Yeah, pwede naman. Kaso ano siya, made to order lang kasi kumbaga medyo time consuming, pero kung kakayanin, why not? Guro, kung sakali pong gusto nilang pumasok sa or mag-enroll sa ATP, saan po kayo pwede po matawagan or makontak? Meron tayong page sa Facebook, yung Abanico Tres Puntas Central Training Center. At saka pwede silang pumunta dito sa Amadeo, dito sa may 6086, Purok 6, Pangil Amadeo, Cavite. Available ako ng Monday to Sunday. Nandito lang naman ako lagi. Guro, yung rate po, magkano po ba yung rate? Sa rate naman, pang Pilipino lang yun. Hindi, kumbaga, hindi masakit sa bulsa. Eh, siyempre, pagka Pilipino kasi, iba naman yung ano natin eh. Hiwalay naman sa ano na abroad. Kumbaga ito, mag-abot kaya ng masa. Kasi hindi naman to actually negosyo eh. Kumbaga, ano ko lang rin, yung makapagturo ako,